Hello, ako nga pala si Riversgate. Guys, ngayon, panibagong video na naman. Pero bago natin simulan ito, panibagong nating video, ay mag-subscribe na kayo sa ating YouTube channel. Dahil, malapit na tayo mag 2,000 subscribers. And sana, bago mag December 25, eh biglang lubo pa yung channel natin at tumabot tayo ng 10,000 subscribers. And, nasabit ako. Kaya ganito yung boses ko. Okay, so, ang gagawin natin ngayon, so, sa mga loyal fans ko dyan, alam nyo na may makakaso kami na nananahol. So, ang gagawin natin ngayon is magkakaroon tayo ng tutorial kay Wanwan. And, ituturo ko, sabihin ko sa inyo kung useful ba siya sa teamfight. So, bago natin pumili ng kalaban, ang battle spell natin sa kanya ay Inspire. And ang build naman natin, ang build set natin sa kanya is naka-win or naka-ano tayo, naka-attack speed type na build. Okay, so yung iba naka endless battle, no, pero ang build natin dito ngayon kay 1-1 ay Scarlet Demon Hunter, Scarlet Phantom, Berserker's Fury, Windtalker, and yung Wind of Nature. So bala ko rin palitan to ng endless battle mamaya pag nag-trial na tayo mismo. So ayun, and ang ating emblem ay Assassin Emblem and yung High and Dry. Okay, hindi tayo magbabounty hunter kasi parang hindi na-appropriate. Okay, mas maganda high entry sa akin kasi single target siya. Hindi mo siya single target pero bagay sa ulti niya in case na magkaroon na 1v1 situation. So piliin natin yung mabagal na hero. Estes, siguro ako na si Estes. Hindi purify yan, mapwede gawin kay Estes. Execute na lang. Execute na lang para yung mga takas. Okay, so ito na mga ka-RG yung ating video. First impression ko kay 1-1, maraming nagsabi na mahirap siya pero malakas. Pero tinry ko siya ng ilang games and may mga bagay ako natukasan sa kanya. So bago hindi mga natukasan ko yun is tuturo ko muna sa inyo yung mga basic niya. So alam ko naman na napanood yun yung mga basics nitong si 1-1 pero i-elaborate natin. Okay, so yung passive niya. So max na kagad natin level natin. So explain ko muna yung passive niya. Yung passive niya is kapag tumama ka dun sa hindi pala yun yung passive niya. Passive niya na rin pala yun. Kapag tumama yung basic attack niya dun sa hero is magkakaroon ng mark, in which yung mark na yun is yung magti-trigger ng kanyang ultimate. Okay, so try nga natin turn on AI. Turn, para mapatay itong AI closely. Pwede na yun. Ayun, naka-turn off yung ating AI. So, ayun mga ka-RG, kung makikita nyo, meron tayong bilog dyan. Ay, yung mga bilog na yan, kinatamaan natin yan. So, lima yan mga ka-RG. Yun, no? Tapos, kapag naubos mo yung isa, saka lang magti-trigger yung ulti niya. Which is, pero napatay na natin siya. So, ayun. So, yun yung pinaka-basic mechanic nitong si 1-1. Yung isa sa mga passive niya. And aside dun sa passive niya na yun, is ito nga yung tumatalon. No? Kapag tumira ka, then matik lulundag siya. Tignan natin. Kapag hindi naman tumama sa minion, ay di tumama sa minion, makakalakad ka pa rin. Ayun. In any direction, depende. No? So, pwede ka. Yung maneuverability nitong yung maneuverability nito ni 1-1 is very good. No? Very tawag doon, entertaining siya, pero useful ba siya sa teamfight? So bago natin yan laman is i-cast mo na natin ating first skill. Yun yung first skill natin, so may stun yun, babalik-balik yun, yun yung first skill niya. And then at the same time ayan, ito yan yun, pok, babalik, depende sa kung saan position kayo. So para siyang boomerang, no? So yun yung pinaka first skill niya. Yung stun niya is wala pang 1 second if I'm not mistaken. Ay, 1.5 seconds pa. Less. Ay, slowing them down for 1.5 seconds. Yan. Yung stun is 0.5 seconds. Tapos yung slow is 1.5 seconds. Which is medyo useful na rin. Okay? And then yung second skill naman niya is immunity. So, makakalibre ka na ng isang purify. So, magagamit mo na isang mong ability para magamit or spell para mas ma-utilize mo
yung kalapat. So, i-turn off natin itong AI. So, titingnan natin. Mag-ulti tayo para makita yun. So, ayan. Nag-basic attack tayo. Mama. Ayun. Medyo mahirap siyang tamaan. Ayun. Saka pa lang siya mag-ulti. And then, ayun yung ulti niya. So, yung ulti niya is lock target. Lock target mga ka-RG. And mahirap siyang i-execute sa totoong game. Need mo ng practice. And... oh, practice na practice talaga. Kailangan mo ng matinding practice. So, mag-max. Turn on ita. Mag-add tayo ng gold. Then, titingnan natin yung damage natin. Dun sa base dito sa build natin. So, maglagay tayo ng damage bot. Dito sa may... so, yan yung damage niya. So, most probably 5,415. Yung, ayun o. So, ayun o. Pero mabilis o. Ito yun naman, mabilis. And... ayun o. Yung reliability niya. And di ba tayo naka-inspire? So, mag-try natin mag-inspire. Try natin ito kay Estes. Well, ma-hapdi na talaga siya. Baka ba may magsabi sa inyo, ma-hapdi yan ka-RG. Hindi siya ma-hapdi mga ka-RG. Hindi siya ganun ka-hapdi. Siyempre, full build na to. Kaya, most probably, talagang ganun naka-hapdi yung damage niya. Pero, early game-wise, mga ka-RG, hindi, wala tong kwenta. I mean, I would prefer Granger. And, hindi mo kasi kailangan ng maneuverability, mga ka-RG. Hindi mo masyadong kailangan ng maneuverability sa team fights ngayon. Kailangan mo ng burst. Na yung meta ngayon, yung meta heroes ngayon, no, kung mapapansin nyo, is nakasalalay siya sa burst damage niya. So, yun na yung summary talaga. Yung summary ng skills niya. Hindi siya useful sa team fight. Useful siya, yeah, pero I don't see a possibility na magamit siya sa tournaments. I mean, kagaya siya ni Fanny, mahirap siyang gamitin. And although si Fanny mayroon gamitin, medyo malakas yung pero malakas yung damage. Pero ito, mahirap gamitin, pero at the same time, yung damage niya, kaya din naman gawin ng mga normal marksman. No? Tulad nila, Airitel, Granger, which is mas burst. No? Pero, yun nga, Kimi, mas awesome yun, mas easy gamitin, pero at the same time, efficiency, madali. Yung efficiency, mas mataas. Madaling gamitin yung efficiency mataas. Ito ang hirap gamitin mga ka-RG. So, totoo lang hindi mo magamit yung ulti nito eh. Magamit mo man siya, talagang napaka-professional mo na. And, of course mga ka-RG, ito, try natin baragin yung, ayan. So, yun mga ka-RG, yung, yan lang, hindi siya masyadong ma-hapdi yung ulti niya. Hindi ganun ka-ano. Actually, mas makas pa yung basic attack niya sa ulti niya. Hindi ganun kayo useful mga ka-RG. Imagine nag-teamfight kayo at the same time yun lang yung ultimate mo. Hindi mo mai-utilize. I mean in my opinion, based on my opinion. Hindi mo mai-utilize nang maayos yung ultimate mo. Unlike Claude, no. Sinasabi na mas maganda siya kasi parang kay Chang'e na yun may mga tali-tali na lumalabas-labas. Pero hindi eh, hindi ko nakikita na ganun mga ka-RG kasi single target. What if tagka-clash kayo tapos nag-single target ulti ka? And ang masama dun, yung nabarag mo pa is yung tank, diba? I mean, hindi siya practical. Hindi siya practical gamitin. Hindi siya useful, honestly speaking. Wala siyang kwenta. I mean, may kwenta siya, pero hindi siya pang tournament. No, and may magsabi naman dyan na may mga magaling na kayong nakakalaban na ng mga gentong klase ng players. Pero oo, may mga gento ng klase, may mga magaling talaga ng gentong klase players or 1-1 users. Pero hindi sapat mga ka-RG para palitan si Kari, si Claude and Granger. Pinapaalala ko lang sa inyo yung meta ngayon, no, burst yan. Burst damage yung hinahanap, hindi single target. Hindi tayo naka kaya nga si Harley hindi na ginagamit kasi si single target siya. Mas kailangan yung mga katulad nila Grok. Yung tank pa lang yung burst na yung Grok, Kufra, yung crowd control lang nila, burst na yun. No? And 1-1, she is out of the meta. And I don't see him or her as a future meta hero. No. Well, pero lang kung i-rework. No? And di ko rin siya nakikita nagagamit in the tournament. So, ano sa tingin nyo mga ka-RG? Gagamitin ba ito sa mga tournaments or hindi? So, please be respectful in terms of expressing your thoughts. No? Kasi,
tumatanggap naman tayo ng mga suggestions and mga opinions ninyo. Pero be wise enough para malaman kung tama pa ba yung mga pinagsasabi niyo. Okay? So, ayun, a friendly reminder lang from me. And, ayun, hanggang sa muli, ako si Reverse Guy. Like, comment, and subscribe sa nagustuhan niyo yung ating tutorial with a summary video. Booyah!